Okay, magandang hapon po muli mga kapatid sa Panginoon. Tayo po muli narito sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli niya tayo nabigyan ng pagkakataon na magsama-sama through this social media. So, mag-usap po muli tayo tungkol sa mga salita ng ating Panginoon pagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Diyos na dakila. So, nakaraan po napag-usapan natin yung ikalawa pong puntusan na major point, kumbaga, accept the challenge of life. Tanggapin natin ang hamon ng buhay. Kasi kahit saan man talaga tayo pumunta, lagi pong may challenge ang buhay. Mga estudyante, lagi pong may challenge. May examination, may short quiz, may long quiz. So, yun po yun. So, noong nakaraan po napag-usapan natin ang accept the challenge. So, noong nakaraan po, number one, challenge attests our commitment. Number two, challenge stirs up our obedience. And then, number three, challenge establishes our character. Dito po tayo tumigil noong nakaraan. Ang hamon daw po, nagpapatatag, nag-establish sa lalo ng ating character. Kung maalala niyo po, sabi natin na yung karakter po ni Naaman ay natuto po siya. Mayroon siyang natutuhan sa ganung pagkakataon. And then, dito po pala tayo tumigil noong nakaraan. Challenge increases our faithfulness. Ang challenge po, nagpapataas ng ating desire, ng ating nasa, in order for us to be faithful before God. Not only to the Lord. Dahil pag tayo ay tapat sa Panginoon, magiging tapat sa asawa mo, tapat sa pamilya mo, tapat ka sa trabaho mo, sa amo mo, saan ka man mapuntang lugar, you will observe faithfulness. Why? Challenge increases our faithfulness. So sabi ko po noong nakaraan, nabanggitan ko, may mga tao po na pagdating po sa oras ay hindi po maging tapat sa oras na usapan. May kaibigan po ako na isa ring pastor, pagdating po sa oras, hindi po isang pastor lamang kasi nagkakailan po mga kaibigan po mga pastor. Matindi po sila sa oras. Kapag nag-usap kayo, halimbawa, magpalagay natin, ang oras ngayon ay 6:35. Halimbawa, sinabi niya, usapan niyo ay aalis kayo ng 6:45. Halimbawa lang. Kapag 6:45, bago mag 6:45 na wala ka, iiwan ka. Iiwan ka. Kasi ang gusto niya po, kung ano ang usapan niyo, dapat yun ang inyong sinusunod. Bilib po ako. Diyan po ako hanga sa ganung mga tao. Nasabi nga ni Pastor Wilbert, kung ikaw ay sasama sa kanya, sa mission, dapat ikaw ang mag-adjust. You have to adjust yourself, your schedule, your time. Ikaw na nga, ika ang makikiangkas, ikaw pa ang huling dumating. Tama po mga kaibigan. Kapag oras po ang pinag-usapan, dapat po tayong mga mananampalataya mas excellent pagdating ganun. Kasi ang Diyos po natin, Diyos po ng kayusan. Ikaw ang mga unbeliever po, marunong sumunod, mag-observe sa oras, paano tayo mga mananampalataya? Dapat higitan pa natin sila pagdating sa ganun. Kaya kung may usapan kayo ng kaibigan mo, lalo-lalo po ang kaibigan mo, unbeliever, you have to prove to him or her that you are a person na nabubuhay sa kayusan. Mayroon kang tinatawag na self-discipline. Mayroon kang pang-sariling disiplina sa buhay mo. Kasi malungkot po isipin that sometimes sa mga simbahan po, nangyayari po ito, usapan po, 9 o'clock ang simula. Aba, 5:50 na hindi pa nagsimula. 5:30 na hindi pa nagsimula. Bakit? Hinihintay yung mga tao. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, mga pastor, please observe accurately
even in the simple way, sa time, maging after naman po tayo sa ganung mga bagay. Kasi ako ho, pag ako po nakipag-usap, lalo na na kung ako po ang nagbigay ng oras, or even ako po ang binigay ng oras, I always see to it that I observe accurately our agreement or napagkasunod. Sinisikap po, abot po ng aking kakayahan. Sinisikap po kasi ho, ang tiwala po ng tao ay magsisimula hindi po sa kanya, kundi sa iyo, sa akin. Kung mataas ang tiwala mo sa sarili mo, titiwalaan ka rin ng ibang tao. Inangako ka, hindi ka sumunod. Sinabi mo, may oras tayo. Nangako ka, magbabayad ka ng utang mo. Halimbawa, hindi ka nang bayad sa ganung panahon. Anong ginagawa mo? You are destroying the image you have. Sinisira mo ang imahe mo sa kanya. Lalo na kung siya po ay non-believing Christian. Kaya importante ho, matutuhan po natin lagi. Hindi po nagkulang ang ating mentor kapapangaral sa atin mga pastor. Hindi rin po nagkulang ang ating mga pastor kapapaalala sa atin. Ang problema po, wala po sa ating mentor, wala po sa ating mga pastor, kundi nasa ating mismo ang ating problema. Dahil ayaw nating ilapat ng tama ang ating sarili. Mga anak, kapag kayo ay nagsabi ng tamang oras, halimbawa, nagpaalam ka sa magulang mo, sabi mo, babalik ka sa itong oras, dapat patunayan mo. You have to prove to them that you observe. That you will observe the time na binigay mo. Kasi kahit ka makatapos ng pag-aaral, kung may problema ka pagdating sa oras, baka isang araw ka palang trabaho sa amo mo, tanggal ka na agad because of your lawlessness in terms of time. Hindi po tama yun. Hindi po tama yun. Ang tama, marunong po tayong sumunod sa mga simpleng bagay. Amin po ba? Marunong tayong dapat makinig, lumapat ng tama ng ating mga sarili sa ating mga naririnig. Importante po yan. Yan po ay isa sa mga patunay that we are growing as Christian. Lumalago tayo bilang mananampalataya. Pero kung ikaw ay tumanda na sa ganung mga bagay, negative, aba may problema, malaki po ang ating maturity. May problema pong malaki ang ating maturidad. Amin po ba? Challenge increases our faithfulness. Katapatan mo sa kapwa mo, katapatan mo sa pamilya mo, katapatan mo sa trabaho mo, katapatan mo sa amo mo, katapatan mo sa Diyos, katapatan mo sa pastor mo. Importante po yun. That's why challenge increases our faithfulness. Saan po natin makikita yan? Genesis 39:4-5 and sa iba po mga talata. Joseph found favor in his eyes kay Potiphar as his master and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all and of all that he owned. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Tinan niyo po ito. Tinan niyo po yun. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with everything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said,
come to bed with me. But he refused with me in charge. He told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How did I could do such a wicked thing and sin against God? Then though he spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even with being with her. Ano pong ating po pinag-usapan na namabanggit po natin dito po sa pangyayari pong ito? Challenge increases our faithfulness. Una pong challenge kay Joseph, ang pagiging niya pong servant or slave in the house of Potiphar. Wala po siyang parang kapag-slave kasi, ano kay property ka ng iyong amo? Dito ho. Dahil sa si Joseph po ay nabubuhay ng tama. Siguro ho talagang hindi lang sigurado, kundi sigurado na si Joseph po mayroon pong malalim na disiplina sa kanyang buhay. Na ito ay na-impart sa kanya ng kanyang tatay na si Jacob. Kaya nung siya po ay mapunta sa Egypt, they are purely unbeliever. But Potiphar noticed that Joseph is a faithful servant. Joseph is a trusted person among his servants. Can you imagine that? Nakitaan po ni si Potiphar, papaano lamang po yung mga inabutan pong servant po ni Potiphar, mga inabutan po ni Joseph sa bahay po ni Potiphar. Why Joseph chose Potiphar to be his attendant? May ganda lamang po di siya pinagsirusan ng ibang mga katulong po roon sa bahay na yan. Pero ito po ang maganda. Nakitaan po ni Potiphar si Joseph na kakaibang ugali, kakaibang pananaw marahil, kakaibang pananalita, kakaibang paraan ng pagsasagawa ng mga bagay na maaaring kapag si Joseph kapag pinagtiwalaan ng isang bagay, hindi po siya nagiging mediocre. Hindi po siya mediocre person. Is a faithful person. Marunong pagkatiwalaan. Kaya hanggang isang araw, ginawa po siya ni Potiphar na isang taong pinakamahalaga sa kanyang sambahayan. That's why even the wife of Potiphar na-notice po niya na si Joseph pala ay isang tao may kagandahang lalaki, may kakayahan. Kaya ito po yung offer ng diablo or gusto pong gamitin ng demon ang asawa ni Potiphar to destroy the life of Joseph. Para sirain po ang buhay po ni Joseph. Maigi na lamang po. Hindi po binibitawan ni Joseph ang mga prinsipyong na-impact sa kanya ng kanyang tatay. Kasi na time po, wala pong simba doon. Wala pong pastor na magpapadala sa kanya. Enough po na pinanghawakan ni Joseph ang mga salita na binitawan sa kanya ng kanyang tatay nung kasama pa siya ng kanyang tatay na si Jacob. Ang galing po nito. Samantalang po sa panahon natin ito, may mga mimro ho na bago mag-abroad, ang linaw po ng pangako niya kay Lord. Nung maka-abroad, nakalimutan po na ang pangako niya. Bago po po magkatrabaho, ang linaw po ng kanyang prayer request.
natutulong sa gawain ng Diyos, na magiging sponsor ng kanyang pastor, magiging pastor maker, lalong-lalo na. Pero marami pong tao na nangako, ito ho, baka ho wala itong pangako kay Jacob, kasi biglaan po ang pagkawalay niya sa kanyang tatay na si Jacob. But Joseph, still faithful man before God. That's why the Lord was with him. Whatever he did, the Lord was with him. Because of his attitude, because of his behavior, because of his thinking pattern, na lagi pong naka-align, always aligned to the will, to the principle of our God. Amin po ba? Amin po ba? Ikaw anak, tapat ka ba sa magulang mo? Kung tapat ka, patunayan mo ito. Hindi lang sa panahon na ikaw ay kanyang kaharap. Hindi lang sa panahon na ikaw ay laging kanyang nabubuntutan. Hindi lang sa panahon na ikaw ay lagi pang nasa bubong pa ng iyong magulang. Kundi kahit na ikaw ay nasa trabaho, nasa school, nasa abroad, kung naka-abroad ka na, always see to it that you are always faithful. Not only to your parents, not only to your friend, not only to your bossing or master, but in all people na iyong nakakasalamuha. Sa lahat ng tao na iyong nakakasama, marunong ka magsabi ng tapat, marunong kang humakbang ng tapat, ng tama, lahat ng gagawin mo, say to it, na ikaw ay laging lumalapat ng tama sa mga prinsipyo ng dakilang Panginoon. Kaya tinan niyo po ang nangyari kay Joseph. Saan po sa dila ng Panginoon, ang layo ng kanyang pinagdalhan. Because of his attitude of faithfulness, na kahit pa inaakit na siya ng babae ito na asawa ni Potiphar, never niya hong binigyan ng pansin. Salip sinabi niya pa, papaano ko gagawin ang ganitong kasalan sa harapan ng Diyos? Para bagang walang lugar kay Joseph sa kanyang damdamin as man, para bagang walang lugar sa kanya ang kasalanan. Ang lupet po nito. Para bagang walang lugar sa kanyang puso ang kasalanan. Why? Because his heart was filled by the principle of the word. Di ba nakalagay sa Bible? The abundance of the heart, the mouth speak. Kapag ang puso ng tao ay puno lagi ng salita ng Diyos, operan man siya ng demonyo, he will never accept the challenge or offer from the devil. Bakit? Because his heart ay puno lagi na mga prinsipyo, pinangahawakan niya lagi, yung utak niya lagi naka-align sa salita ng Panginoon. Kaya hindi po nakapagtataka that God brought Joseph to the highest purpose of God. Na sa pagiging niyang simpleng anak ni Jacob, ang layo ng kanyang naabot. Kaibigan, kapatid sa Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. All things are possible with God. Anything na gusto niyang gawin, magagawa niya ito sa taong katulad mo, katulad natin, as long as we are living accurately to the word of God. Accurately to the word of God. Mahalaga pong naiintindihan po natin ang mga simple pong itong prinsipyo. Totoo naman po, tinan niyo po mga kapatid, mga magulang na katulad ko, hindi po natin hawak ang isipan ng ating mga anak, tama ho ba po? Hindi rin po natin hawak ang isipan ng ating mga miyembro ng simbahan ng ating pinagpapastoran.
Pero kung ang usap, kung ang utak po nila, ang isipan nila, ang puso po nila ay puno lagi ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos at kanila itong ninalapat sa kanilang sarili, even if it is hard, offending, but still they are always following the word. Wow! Makikita po natin sila na nabubuhay lagi. Kaya malayo man sila sa atin bilang magulang kung ating mga anak, malakas pa rin ang ating tiwala na hindi sila maguguyo ng kanilang kaibigan sa paggawa ng masama. Hindi ho sila mababata o di kaya makukuha, mabibitbit ng kaaway upang dalhin sila sa paggawa ng masama. Di ho ba? Yung pangako nilang binitawan bago mapa-abroad, pangako pa rin nilang ginagawa nila ito. Hindi po nakapakong pangako, kundi isang pangako na binibigyan nila ng buhay gamit ang mga buhay na prinsipyo at salita ng ating Panginoon. Di ho ba? Kung si Judas ho marunong tumanggap ng mga pagtuturo ng Panginoon, inilalapat niya ito sa kanyang buhay, hindi niya po tatraidorin ang ating Panginoon. Amin ho ba? Na maaaring sa una, andyan ka because of blessing. Maaaring sa una, dahil maganda pa nangyayari, andyan ka lagi. Pero habang pumapangit ang sitwasyon ng buhay, bigla ka nawawala. Hindi po ganun. Because Joseph proved to us that he experienced something wrong. Malupet po yun. Nabilanggo po siyang walang kasalanan. Bininta po siya na wala siyang alam na kasalanan. Pero Joseph understood that God is the one who orchestrated that situation. That situation. Naunawaan po ni Joseph na yung mga nangyayari sa kanya ay bahagi ng maganda na plano ng ating Panginoon. Kaya sa halip na sisihin niya ang kanyang mga kapatid na siyang may gawa, hindi niya humagawang sisihin. Because Joseph knew that things na nangyari sa kanyang buhay ay bahagi ng purpose ng Diyos sa buhay niya. Oh, hallelujah! Next, number 5, challenge stretches our accountability. Challenge stretches our accountability. Ang mga hamon po, pinatitibay, pinahahaba nito ang ating accountability. Yung pagiging nating mapanagutin. Kasi alam po niyo, alam po ba natin na yung mga taong responsable, ito po yung mga taong may accountability. Hindi yung mga taong responsable, yan po yung mga taong walang accountability. Halimbawa, ikaw ay membro ng simbahan, worker, minister, binigyan ka ng assignment ng pastor mo because ikaw ay responsable, kaya wala kang accountability. Wala kang accountability or you are not accountable. Kaya kahit na hinahanap na sa iyo yung pinagawa sa iyo, wala kang may presentang ginawa mo. Why? Because you are not responsible. If you are responsible, you are accountable. Amin po ba? Hindi pwede maghiwalay ang dalawang itong word. If you are responsible, you are accountable. Kapag ikaw ay responsable, ikaw ay may pananagutan. Bakit kanyo? 2 Timothy 3:16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Training in righteousness. Ano daw po? Yung bahagi po o trabaho po ng salita ng Diyos. That's why challenge stretches our accountability. Kasi nga po, hindi ka lang sa teaching nakalang. Hindi ka lang sa teaching laging masayang nakikinig. Salit, even in times of rebuking, even in times of correcting,
in times of training. Alam niyo po ba, na-notice ko po, sa mga training ho, kailangan po natin lagi ng time. Kailangan natin ng effort. Kailangan natin ng money. Ang tatlo pong ito ay hindi po pwede magkahiwalay. Time, effort, and money. Kahit may time ka, kung hindi ka mag-effort, wala po. Kahit may time ka, may effort ka, hindi mo ginawa ng paraan na ma-provide ang kailangan mo in order for you to attend training. At ito pa naman po ang tila bagay walang katapusan. Amin po ba? Walang katapusan ang word na training. Pagsasanay, walang halos katapusan. Habang buhay na tayo, lagi tayong may pagdadaan ng training. Pagsasanay. Amin po? Kasi the way you undergo the word training, ito po ang nagpapahaba, nagpapalago ng ating pagiging mapanaguting tao. Kasi kapag ikaw ay mapanaguting tao, dahil dumaan ka sa teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, ikaw yung tao na kapag may nagawa kang hindi tama, ikaw mismo marunong ka magsabing mali ako. Mali ako. Tama ka, Pastor. Mali ako. Lord, tama ka. Mali ako. Dagdagan pa natin. Unang Samuel, 1 Samuel 17, 8, 11, and 16. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, why do you come out lying up for battle? Am I a Philistine? Oh, nagpakilala si Goliath. Hindi nyo alam na ako'y isang Pilistiyo. Mas lihamang kumagaling ako isa sa iyo. And are you not the servants of Saul? Hindi ba kayo mga tuta ni Saul? Choose a man and have him come down to me. On hearing the Philistine's words, verse 11 po, nung marinig po ang word pong ito ni Goliath ng mga Israelita, ito po ang kanilang naging response or reaction. Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Dismayado po sila. Sobrang takot, maaaring nanginginig po sila. Verse 16, for 40 days, the Philistines came forward every morning and evening and took his stand. Ilan pong araw? 40 araw. Araw, gabi, morning and evening, Goliath was there to challenge Israel. Challenge Israel. Wala pong magawa ang bansa ng Israel sa ganito pong pagkakataon. Dagdagan pa natin, 22 to 24, David left his things with the keeper, kasi inutusan po siya ng kanyang papa na pumunta sa kanyang mga kapatid upang bisitahin at bigyan ng pagkain, dalhan ng pagkain, as pasalubong. Supplies, ran to the battle lines and asked his brothers how they were. Pangumusta po ni David, kasi yung parang utos sa kanya ng kanyang tatay na si Jesse. As he was talking with them, Goliath, the Philistine's champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. 24, whenever the Israelites saw the man, sino pa man po rito, Goliath, they all fled from him in great fear. Great fear. Tuwing makikita po nila sa malayong lugar, marahil, siguro po, baka ang distansya po nito, mga 500 meters o mga 100 meters ang distansya nito. Tuwing makikita po ng mga Israelita, mga kasundaluan ng Israel,
ang presence po ni Goliath, mayroon po siyang napakalaking takot ang bansang Israel. David said to Saul, sabi po ni David, ano pong trabaho po ni David? Magbisita po sa kanyang mga kapatid, tingnan po ang kalagayan kung okay ba o hindi. Magdala po ng pagkain. Yun ang po ang kanyang trabaho doon. But when David heard the word of Goliath, David said to Saul, let no one lose heart on account of these Philistines. Your servant will go and fight him. Sabi po ni David, ako po ang malaban sa higanting iyon. Tanong, bakit po ganon ang pakiramdam ni David that time? Bakit po ganon ang kanyang tinatawag na pakiramdam? Bakit? Kasi nga po, bago pa siya mapunta roon, naganap na po yung tinatawag na pag-anoint kay David na magiging next king of Israel. Yung kanyang tinanggap na word from Prophet Elisha, yun po marahil, yun po ang kanyang daladala. Plus pang napatunayan niya na dahil sa kanyang makaranasan sa pangalaga ng tupa ng kanyang magulang, mayroon po siyang mga pambihirang karanasan papaano niya pinapatay ang leon. So ito ang kanyang pinanghawakan. At ang maganda po rito, na bilang po responsable ng anak si David, para ihuyatang hindi niya makakaya na yung bansang Israel ay wala naman ang may gaganti sa bansang Philistine. That's why he volunteered himself. Bilang tao po na tumatanggap ng challenge na yung kanyang accountability ay pinalalawak lalo, pinatitibay lalo. That's why David volunteered himself to fight Goliath. Hindi naman po pala masamang mag-volunteer, lalong-lalo kung alam mo na makakatulong ka talaga. Hindi pa sa loob ng simbahan, ito po yung mga tao kailangan sa loob ng simbahan that you will volunteer yourself. Kung may magagawa kang paraan, ma-volunteer ka, gagawin mo yung kung ano ang sa tingin mo makabubuti lalo, makakatulong lalo. Wala po nagmando kay David, wala po nagutos kay David na gawin niya po yun. Na para sa kanila, mukha yatang suicidal ang decision po ni, David. Pero for David, it is the right action. It is the right decision to fight Goliath. Because Goliath challenged Israel. Hindi po maa-attend ni David sa kanyang damdamin na wala siyang gagawin na makatulong siya. Hello? Kaya kinausap niya si King Saul na siya ang mabulunter na lalaban sa Goliath na to. Now, number 6, challenge attests our priority. Challenge attests our priority. Yung hamon po na hinaharap po natin, lalo po itong magpapatibay, lalo po tayong titulungan ito, papaano natin magagawa kung ano ba talaga yung ating priority. Kasi hindi po pupiling lahat ng trabaho gusto natin gawin na wala na tayo sa priority natin. So importante po, malukit po natin ano ba talaga yung priority natin na pinagagawa ng Diyos sa atin. That's why David found himself, found his priority. Sa kabila ng kanyang kabataan. Now, challenge attest our priority. John 6:66-68. From this time, many of his disciples are turned back and no longer followed him. 67, you do not want to live too, do you? Sabi po ni Jesus Christ. Kasi iniwan po siya ng almost 15,000 people. Almost 15,000 disciples. Hindi na po sila kahit kailan sumunod pa sa Panginoon. Kaya nung iwan po siya, sabi niya sa 12 disciples, O kayo,
Baka gusto nyo rin na sumunod sa kanila. Baka gusto nyo rin na gayahin sila. Baka gusto nyo rin na iwan niyo ako. Ito po yung pastor na hindi po natatakot iwan ng mga miyembro. It's none other than the Lord Jesus Christ. It's none other than the Lord Jesus Christ who spoke this word. O kayo, ano, gusto mong iwan? Baka sinabi, o sige, sipat na kayo. 6:8, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Panginoon, sabi ni Pedro, saan po kami pupunta? Yung tanong po ng Panginoon, na kayo ba, gusto niyo rin bang umalis at iwan ako? Sumagot po si Pedro, isa rin katanungan, Lord, to whom shall we go? Sinasabi po ni Pedro, Panginoon, wala po kaming pupwedeng puntahan, kundi sa iyo lamang. Wala kaming pupwedeng mapuntahan, kundi kaya nga kami sumunod sa iyo sapagkat alam namin na kayo lang ang pupwede namin puntahan. Kayo lang. Because you have the words of eternal life. Ito pong prinsipyong ito na pinanghawakan ni Pedro, ito po ang naging angkla sa kanilang buhay at nagpapakita po ng kanilang priority sa buhay. Amen. Ito, dito po nagpakita po si Pedro ng husay na kasagutan. Bagamat ang sagot niya ay tanong din, kanino po kami pupunta, Panginoon, samantalang nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo. Nasa iyo. Kaya hindi ka namin iiwan. Magsipag, alisa na sila kung gusto nila, pero kami, hindi ka namin iiwan. This is the commitment of a person who are strongly and accurately connected to their pastor. If you have this kind of commitment as member of the church, kung meron kang ganitong uri ng commitment, you are so blessed. Napakapalad mo, napakaswerte mo. If you have this kind, tama ba? Of commitment to your pastor. Pastor, hindi kita iiwan. Magsipag-alisa na kung sino man ang gustong umalis, but never naiwan kita. Ang galing po nito. Challenge, attest our priority. Ano po ba ang priority po ng mga taong itong umalis kay Jesus? O iniwan si Jesus? Simple lang. Nangaral po si Jesus ng matigas sa pangaral about food. Kaya nyo ikaw po sinusundan dahil kayo ay nabusog. Yun lang. Bigla po silang tumalilis. Eh si Pedro ho, ang galing po ng kanyang kasagutan. Now, number 7, challenge empowers our passion. Challenge empowers our passion. John 9:4, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. As long as it is day, habang may araw pa, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, we must do the works of Him who sent me. And Jesus Christ knew the purpose why He came here on earth. Jesus knew His purpose, the purpose of the Father, why His Son here on earth. Kaya sabi niya, night is coming when no one can work. What does it mean? Every time na meron siyang magagawang trabaho, He grabbed that privilege to do the work according to the will of His Father.
That's why challenge empowers our passion. Tanong, hindi ba napapagod si Jesus? Yes, napapagod siya dahil nasa physical na katawan siya ng tao, katulad ko natin. But Jesus Christ knew His priority. Jesus Christ knew His responsibility. Kaya sabi niya, habang may araw pa, habang may pagkakataon, gawin natin ang mga trabaho sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y sinugo ng Ama na mapunta rito sa lupa. Amin po ba? Because Jesus Christ knew His purpose, the purpose of His Father in heaven. Now, let's go to number 8. Challenge brings us to the next level of connection. Challenge brings us to the next level of connection. Saan po natin makikita yun? 2 Kings 2:1 2:4 and 6. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on the way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here. The Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. Then Elijah said to him, "Stay here. Elisha, the Lord has sent me to Jericho." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So they went to Jericho. Then Elijah said to him, "Stay here. The Lord has sent me to the Jordan." And he replied, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So the two of them walked on. Istorya po ng dalawa na tao, Prophet Elijah and Elisha. Elisha, the servant of Elijah, A of Prophet Elijah. Sabi po ni Elijah, "Dito ka na lang, pagkat ako'y pinapupunta sa Bethel, pagkat ako'y pinapupunta sa Jericho, ako'y pinapupunta sa Jordan." Sabi po ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ang Bethel po represent the church. Church is the place of nourishment. It's the place of eating. Church. Feasting of words. Place of feasting of words. Of the messages. That's the battle. Madaling pumunta. Pero sabi ni Elijah, "Dito ka na lang, sapagkat ako'y pinapupunta ni Lord sa Jericho." What is Jericho? Place of war. Place of war. It means meron kang mga bagay na dapat gawin kahit na ayaw mo. Because Jericho is a place of war. Maaring ikaw ay masaktan, sigurado yun. Because andoon ka sa lugar ng labanan. Alam mo naman kapag ikaw ay sumabak sa labanan, maari kang masugatan, maari kang maputulan, maari kang mapilayan, maari kang madisgrasya. Anything can happen to you. Anything can happen to you. Because you are a place of war. You are not the place of safety. Wala ka sa lugar na ikaw ay laging safe. Because you are now in the place of war. That's why, ang maganda ulit itong sagot po ni Elisha, "As surely as the Lord lives, and as you live." Sabi nga po, kailan ba mamamatay ang Diyos? Wala pong kamatayan ang Diyos. Lagi po siyang buhay. But ang maganda po kay Elisha,
Still, yung kanya pong commitment, ang tindi po ng kanyang commitment. Tama po? Ang tindi po ng kanyang connection. That's why, his connection ay lumipat po sa another level. Kasi po, madaling sumunod lagi pag nasimbahan. Lalo kung tulad po sa atin po, di ho ba sa atin po na mga nasa UCB, may mga mission tayong nasasamahan? Aba! Nung umalis ka sa bahay mo, kasyang-kasya pa ang pantalon mo. Nung umuwi ka na, mukhang di naman kasya. Ganun. Kasi, place of feasting. Lugar na kung saan ay may pistahan. Pero ang maganda ho, kay Elisha, hindi niya po kahit kailan iniwan po si Elijah. And then, sabi ni Elijah, dito ka na lang sa Jericho. Because God wants me to go to Jordan. Sabi po ng mga ng salita ng Diyos, Jordan is a place of circumcision. Circumcision. Paghihiwa ng ating balat. Masakit po yan. Kaya, mapapansin po natin, lalong-lalo na kapag ang mga mangangaral ay lagi pong upgraded, madalas po nagiiwan ito ng hiwa sa atin. Hindi para tayo ay saktan, kundi upang tayo ay patuloy na hulmahin, ayusin. Pagkat wala mong paghuhulma na masarap. Lahat po ng paghuhulma ay hindi ho masarap. Amin po ba? Challenge brings us to the next level of connection. Napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat pinapakita rito, tulad nga po ng nababanggit po ni Pastor Wilber, walang iwanan, walang laglagan. Talagang connection is very much important to us. Not only in husband and wife, but to all of us as Christian, we need the right connection. Ito lang po ang lagi pong mag-hold sa atin upang hindi po tayo kayang tanggalin ng demonyo sa posisyon na kung saan tayo naroon. Mga kaibigan, ngayon po muling hapon, gusto ko mga po ipagpatuloy po natin to, but dito lang po muna ako titigil dahil ang oras ko po ay oras na, inabot naman po ako ng aking oras. Mas maganda po maiksi lang tayo para ho patuloy nating namnamin pagandaan ang mga susunod na ating pag-uusap. At alam ko po, hindi lang naman po ako ang naupo sa itong upuan, pagkat marami rin po tayo nagbibigay ng mga mensahe, patuloy po natin subaybayan ang ganun pong mga pagkakataon, because privilege is very much important that we have to grow. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you po again, Pastor Wilbert and Ma'am Hasmin, sa pagbibigay niyo po sa akin ng pagkakataon na magamit po ang inyong platform na ibinigay ng Diyos sa inyo. God bless you po at sa ating lahat na mga mananampalataya saan man kayo naroon na bansa, lugar, sa bansang Pilipinas at maging sa labas ng bansang Pilipinas, may the Lord be with us all the time. God bless us all.